tadi dah. Mustahil mana? Mustahil mana? Buah ikat apa? Ah, good morning po, si Ray Guy, si Armin, kay Kuya Ray, tsaka kay Tita Sen. Good morning po. Maganda po ang aga po sa itong mga kababayan din nakikinig sa Olonga po, sa Sambales, sa Bataan. Sana po, laging maganda ang umaga natin lahat. Brother Armin, ikaw. Good morning sa ating mga kababayan, kay Mayor. Nakita ko si Mayor Papanik eh. Inunahan ko pare. Inunahan ko. Now, si Mayor Papanik. Dumating si Sir Armin totoo. Dumasi, 8 o'clock po kasi. Si Sir Armin po dumating 7:30. 30 minutes yung umakit sa kanan. Okay, umpisa na ho natin. Una pong tanong dito bago natin yan. Yung iba po ano? Kasi baka malimutan ko eh. Alam nyo naman, pagka ganyan 38 anyos na tayo, magiging sinungaling na tayo. Magpapalit daw ba ng uniform ang mga drivers? At kung magpapalit, kailan daw po at paano daw po? Ayun, tagal ko na nangyari. Magpapalit ito pag luma na yung uniform nyo. Pero the same yung pa rin po, wala akong pagbabago. Yung mga ano lang, di-discourage sila natin kasi gusto ko lagi mukhang gwapo yung mga driver eh. Kaya nagmaaari sana yung uniform nila eh, laging malinis, mabango. At yun pa, laging bago. Pero hindi mo papalit si Regay. Maraming muna, teka muna yung mga greetings po natin. Good morning daw po, sabi ni Dave na. Good morning, sabi ni Paul. May isa pong humingi ng tulong pero hinihintay pa po yung kanyang text, no? Umpisahan po natin. Marami pong mukhang punong-puno ng activities ng ating. Sabi nga ng PAGASA, ang technical term daw na tama, dry season. Dry season in the summer. Kasi daw yung summer para lang ito sa may four seasons. So, kaya palitan na natin ang mga ano, mga kanta natin. Dry season time! And the living season. Meron season tayo. Ano? Tag-ulan. Ngayon yung summer, tag-tuyo. Tsaka tag-wala lang. Tag-wala? Yan, all year yun, Mayor. Papasok itong dry season. Or summer. Siyempre po naman inaabangan ng ating mga magulang, lalo na po yung may mga anak na gustong-gusto pong makapag-ipon ng pang-aral eh. Ay yung tulong po ng ating gobyerno. At ito po na yung kadalasan yung sinasabi na ang tawag nila dito ever since summer job, eh, no? Mayor, ano po ba ang programa ng ating siyudad tungkol dito? Ano lang muna, joke lang to, joke muna. So, lahat po na school ngayon po, ay sarado po lahat ngayon, lahat ng college, pati yung mga high school. Kasi wala na summer class. Wala na summer class? Wala na summer class. Ay, Tita Sen, good morning. Good morning. Meron po tayo kasi may programa po rito, yung kung programa po ng DORE, Department of Labor and Employment, tsaka ng local government. Mahigit yung 177. Actually, si 177 estudyante po. Yung bibigyan po, binigyan po. Actually, tapos na po yung screening. Nakapili na. Nakapili na. All over Olonga po. Pero ang mga requirements po muna, kinakailangan ano, on a lower level family. Yung medyo nahirap. Pero magaling yung bata. So, yun po yung magtatrabaho sila. I-assign sila sa iba-ibang opisina sa ito sa SBMA, sa Olonga po, di ba pang kumpanya. At ang magiging sweldo nila ay 328 pesos araw-araw. And ito po ay sa bakasyon nila para pagpasok po nila sa meron sila naipon. May naipon sila. Paano po mayroon ang partnership ng City Hall dito? 50-50 po. Ibig sabihin doon sa tatanggapin ng mga bata o gastusin? 50-50 po. Apo, 50% po galing sa city, 50% ay galing sa Department of Labor. Masarap pong pakinggan na meron po tayong pambigay doon sa 50-50. Sisigurado natin kahit pa paano na may nakalaan. Kasi nagkaroon po namang insidente, hindi naman puro sa, I don't know if it is Olonga po City, pero until lately, nagko-complain na hindi pa naibibigay yung 50% pare na naalala ko may ganung mga incidents. Ano? Isang taon lang? Isang taon lang na-delay? Isang taon lang naman eh. Isang taon lang. At saka yung pangalawa, yung isa, yung mga ginamit nila ng, yung nagsesensus. Matagal na hindi nabayaran din. Isang taon lang naman. Isang taon lang. Good morning daw po, sabi ni Brother Tom ng East Tapina. Good morning po. At syempre po naman, kamakailan ang balita natin na bumisita po ang isang Lieutenant General. Alam mga significant dito pa rin atin. Itong Lieutenant General na to, itagaw-longa po, dinaratunda, apelido. Ayaw nga, mukhang kilala ano ko yan. Ano ba naging sadya sa inyo ni General Mayor? Actually, meron silang reunion sila nung
batch niya, batch 74. Mm-hmm. Batch 74. Active duty pa rin. Active po siya. Siya po yung, actually, siya yung in-charge sa Westpac. Oh. Ang ibig sabihin din ng Westpac, anything about in the West, mula sa may Mindanao hanggang Luzon. On the, kasi dalawa yun eh, merong East Pac, merong West Pac. Lahat ng, yun na rin, doon lang din nalaman eh. Mm-hmm. Mag-usap kami sa nung Monday. Lahat ng nasa, kagaya ng West Philippine Sea, mm-hmm, mapa natin. Lahat ang nandito, sa dagat dito, lahat na nasa China Sea. Kanya lahat yun. Mm-hmm. Siya lahat ang in-charge doon. Tsaka, siya, pati yung West Philippine Sea ngayon, siya rin ang involved at siya rin yung direct ang kausap nila, nila Ambassador Goldberg, pati yung si Admiral Brightstone naman ng ng ano nang inatawag din natin Westpac naman ng ano ng US Navy. US Navy naman. Sila, sila ho yung ano, siya yung direkta. Ang nakakatuwa lang dito, tubo ulong po, Batang Triangle. Hmm. Batang Triangle? Batang Triangle din. Batang Triangle din. And yun nga, medyo maganda ho. Hindi naman na, hindi lang eh. Gusto ko lang talagang ano. Sabi yan, ano na ako, Lieutenant, iba yung tsura, tatlo Australia eh. Tatlo Australia niya eh. And yun, sabi niya, first time daw siya nakakita mayroon sa office. First time niya. First time nakakapasok dito, sabi niya. At nakakatuwa lang ho dahil, binyo mo, proud na proud tayo na yung walang may hawak ng lahat ng pinag-uusapan itong mga babasa natin sa dyaryo tungkol sa mga sa China, sa some Amerika. Siya Pilipino. Lahat ang in-charge. Isang Pilipino at taga Olonga po, tubong Olonga po. Taga ano pala siya, taga dito sa may, ano, sa may malapit sa may Fontaine. East Bakbak. Okay, isa po sa katanungan dito. Magandang po, Sir Ega, Mayor Roland Paulino. Meron po bang livelihood at puhunan para panimula ng maliit na puhunan para makatulong naman po sa pamilya? May programa po ba kayo ngayon? Sa puhunan po, wala pa po tayo ngayon. Diretso lang. Meron, marami po tayong mga livelihood na ginagawa, mga training. Training. Meron po tayo dito na reflexology, meron tayo ng bartending, yung paggawa ng sabon, paggawa ng peanut butter yata. Peanut butter, saka longganisa. Paggawa ng itlog na maalat. Every now and then, ina-announce siya ng ating livelihood office, you know? Opo. A mayor. Opo, sir. Katanungan pa rin po, kailan po mag-start yung plano ng mga therapists sa Volunteers Park? May mga gagraduate na raw sa training na dating naka-andun na sa triangle, no? At may lima po na under training. Kailan po magsusimula po, Mayor, yung training ulit? Well, yung training uli, mag-i-start na siya sa Mayo na. Pero yung pag yung mga reflexologist na graduate ay bukas na agad sa kalye kasi yahan, meron na agad silang space para lahat ng mga gusto mag-reflexology na doon na. Bukas po yun, bukas ng hapon. Professor Santos, may tanong ka ba? Oo, maganda tong summer sports events natin, ano, Mayor? Na gaganapin itong syempre ay hindi na pala summer, dry season sports events. Mayor, paki ano po, paki paliwanag itong mga events na ito na gagawin ng ating siyudad. Of course, meron po tayo, unang-una magkakaroon tayo ng ano ng yung may paliga ho tayo sa triangle. Mm-hmm. Gaya ng inaugural kami na ni Kuya Ray, ni kapatid na Ray Espiritu, yung 3-on-3. Sa triangle po yung gagawin. Pero ang significant ho dito, eh, meron tayong libreng training sa taekwondo. Meron tayong libreng training sa badminton, libreng training sa lawn tennis, libreng training sa basketball at volleyball. Ito po ay puro ano to lahat, puro libre lahat na itatrain ho yung mga bata ko na certain period. And I believe it, mag-umpisa to ng first week na April. Mm-hmm. Saan ho sila pwedeng kumuha ng information, Mayor? Sa triangle po mismo. Triangle. Ano si Alex Lyson. Si Alex Lyson. At anong edad po ang qualified na sumali sa mga training na to, Mayor? Actually, oh, lahat ho ng bata na 18 and below. 18 and below. Medyo segue lang mo tayong konti, Mayor. No? Good morning po, Mayor. Monday to Friday po. Hindi allowed ang mga vendors sa harap ng bumbero. Bakit po pag Saturday at Sunday allowed sila? Well, yun natawag natin ang request naman kasi nila yun. Dahil nung binalis naman natin sila rin, hindi naman sila umangal. Nahingi na lang sila ng palengke day. Para naman mabigyan naman sila ng pagkakataon naman ang kumita. Punahin muna natin ito. Sabayan natin. Sa Dal Street po, Mayor. After ni Ted Mac, wala pong nangyari sa komunidad namin. Naging paradahan na lang ng tricycle at amoy jingle na. Hindi na kami makakilos na maayos, hindi na makalaro mga bata, umaapaw na po kanal. In short, napabayaan na po kami sa Dal Street. Take note na po rin na yan. Actually,
ako nga, binaligyan ko na si Ariel dati. Mm-hmm. Unang pilagay na CR, tapos binaligyan ko. Napakaraming karatula. Ilan yun siguro? Ah, lima yata. Pakikorrect niyo ako kung mali. Lima yung pinalagay ko doon. Mm-hmm. Bawal ang umihi dito. Pero, tapos meron pa ako sila, bawal Mimi Kenny. Templeto na. Multilingual pa. Ah, parang isa sa pinakamagandang naging resulta. Alam ko ng biyahe niyo ninyon. Yan yung mayor noon eh. Itong sa Virginia Beach eh. Marami nakuha rito na kapakinabangan para sa lungsod ng Longo po. At ang ilan po rito ay mapapakinabangan natin dito sa napipintong pagdating ng wet season. Diba? Mm. Matapos ang dry season. Pakikwento lang po natin na yun. Ano po yung... Well, actually ako niya eh, kasi medyo naging ano, nawalan, natakpan na kasi yung issue na yun nung nakaano pag-uwi namin dahil siyempre ang ginamit din ang issue na kita nyo na. Kung mga bagyo, wala yung mayor niya, nasaan na doon nagpapasarap, nasa Amerika. Pero hindi yun, actually, yun nga, nakakuha tayo ng dalawang rubber boat na malaki yung rescue boat. At saka isang boat talaga. Nasa atin na ako yan? Wala pa. Actually, na inaayos pa ko nila yun doon. And this will be sent to, I believe, through US Navy. Na ibababa muna sa Guam, tapos dadalhin dito. Pero yun po yung donation na ayoko magamit. Yung dalawang yun, yung dalawang rescue boat, sana hindi natin magamit. Pero yung isa, yung patrol boat, definitely we will be using that para po sa paikot dito, lalo na ngayon na iniikot na iniukay natin itong ilog at itong dagat. Gagawin natin, sasama natin sa bantay dagat at sa bantay ilog yung isang boat talaga na naibigay sa atin. And, kadagtong nito, yung pong, ando nung ngayon sila, Agawad yung Cortez. Oo, may exchange program yata, Mayor. Isa po yung sinayos din namin nung pumunta kami doon. Yung exchange program. Yung exchange program po. Ano po ang mechanics ito, Mayor? Well, namili ho ng mga bata na qualified kami mga matatas mag-English tsaka ano, para papuntahin doon at makapag-aral po kung paano yung pag-aaral nila ron. Mm-hmm. Ano yung baka nakalimutan pa ng dalawang team. May dalawang pa ang teacher nakasama. Mm-hmm. Na nakasama sila ron. Nandun na po yung mga exchange students. Nandun na po yung mga bata. Ilan po yung mga batang kasama? Bali, 11-man contingent po yon, si Counselor Cortez, dalawang teachers, saka walong bata. Ah, okay. Hindi ba ito yung pinagpunta nila, La Bella? Hindi? Parang ito yung... Olongga po High School? Galing mo ba Olongga po High School? Mayor yung dalawang teacher, baka yun si La Bella? At pagkatapos, iyak-iyak nga sa akin, sabi niya, hindi niya pa, naisip na dati yung araw makakapunta sila Amerika. Mm-hmm. Sabi niya, pasalamat sa akin. And, ako, Mayor, pwede pa ko ba akong mag-stay? Exchange Dean. Ito, katulad ito, kanina po yung nabanggit ni Sir Armin po eh. Sabi niya, morning po, Sir Mayor, sana naman po maibigay na po yung 40% ng anak ko. Last year pa po yun. Sana na naman po pandagdag lang po ng bayarin sa school. Pangalan to, Vernon J. Domingo. Vernon J. Domingo. Lalaki, Vernon J. Domingo. Yan yata ang istorya ng buhay mo, Mayor. Pinabiyara mo yung pagkakautang ng mga nakaraan. Oh, hindi pa nakaupo si Mayor noon eh. Kaya na, last year pa nga yan eh. Bayarin niya ng nakaraan. Good morning daw po, sabi ni Prudente Los Santos. Ganda maga po. Si Bong. Kaya Bong. Si Kuya Bong Siesa, pinakamagagaling na humawak sa Napoli. Good morning po, Mayor. Maraming salamat po sa libreng panambak. At least wala na akong kabamataas na house ko. Mabuhay po kayo. Esther po ito. At good morning din, sabi ng SP. Good morning din daw po. Gano'ng karami po? Ilang tonelada po ba yung na-ialis natin sa... Cubic meters ang measurement niyan eh. 200. Actually, ang talagang kakailangan ang tatanggalin natin eh, 225,000. Wow, ang dami niyan. And we only expect to remove 70,000 to this year. Uh-huh. Yun kahit araw-araw na yun, ayan? Opo. Oo. Kasi ang isang truck pare, ang isang dump truck, kung hindi ako nagkakamali, full pack naglalaman lang ng 20 cubic eh. Eh hindi naman pinu-full pack yan dahil baka naman masira yung ating mga truck. Pero kumusta naman po, Mayor, yung pinaglalagyan ng mga panambak, may paglalagyan naman? Marami naman po, okay naman po. May mga low-lying areas. Opo. Actually, tawag sa akin ngayon si Mayor Ilog. Araw tayo nasa Ilog. At saka kasi ano ho eh, mas mabilis magtrabaho yung mga operator pagkano si Mayor. Mayor, totoo po ba? Ay, aray yan, bumaksak! Huwag mo na ganyan, ha? Cash bin sa kalsada kasi dito po sa amin ala na pong basurahan.
Ginigit na rin ang mga tao. Totoo po yun, totoo po yun. Ako po yun ang papaalis doon. Hmm. As in, ako po, dahil alam po ninyo, mas ang idea po doon ay ilalabas lang po yun kapag oras at araw na ng nakutan ng basura. Kasi po, nagagalit marami yung ano, huwag naman magagalit po yung iba natin mga kababayan na nangangalakal. Kasi yung iba ginagamit lang talaga ng mga masasamang elemento, kunyari nagkakalkal ng basura sa harapan mo, yung pala sinisirip. Tsaka, tingin ko masyadong hindi makatao na, yung dati bakal bote yan eh, karapa eh. Ngayon nagkakalkal ng basura eh. Hindi yung ano sa akin, para sa akin hindi yung appropriate para sa isang kapareho nating nilalang eh. Good morning po, Mayor. Huwag na lang po mention number ko, pero gusto ko lang po i-report na talamak na po ang bentahan ng illegal na droga sa mabayuan. Malapit pa sa barangay hall. Uy, malikat na ano to ha, na-report. Kumusta po ba ang programa natin laban sa drugs, Mayor? Mabigat po yung laban natin, honestly po. At hinihingi lang kami ng tulong sa mga kababayan natin. Hindi lang mo sa mabayuan yan. Meron ho tayo sa pag-asa sa kalalaki at Santa Rita. Pati ho sa Kalaklan. At kailangan natin ang tulong ng ating mga kababayan upang magbigay ng mga ganyang confidential information. Tingin ko yung mga ganyang pare dapat i-course through sa Office of the Mayor at nang sa ganun ay matingnan o ma-verify kung yan ay, you know, A1 information. Saka yung confidentiality, Kuya Ege. Alam nyo, minsan yung nagsusumbong napapahamak eh. Lalo na kung mali yung mapapagsumbungan nila. Dahil nung kailan nilang hindi nahuli ka, huwag naman mag-alagad po ng batas. Siya po yung... Siya sa kanya binabagsak. Medyo ano po, medyo... Kung sa siya napagsumbungan, eh delikado yung nagsumbong. Kaya pwede naman nung sa mga opisyal nyo na isa, ano, isumbong mismo ako. Kaya gumawa kayo ng sulat sa akin. Tapos kahit na... Definitely, papakalagaan namin yung pagkatao niya. Okay. Magandang umaga po, Mayor. Sana po huwag niyo nang ibalik ang mga vendors sa kalsada sa loob ng bagong palengke. Maganda na po ang ginawa niyo. Mga yellow jeep na lang po ang padaan sa kalsada sa loob ng palengke. Opo, tatry po natin i-maintain. Paki-specify lang po yung nag-text, no? Kasi sana yung Mayor po, yung mga kawad po ng kuryente sa daan, nasasagi ng mga malalaking truck. Asaan lugar po yan para mabigyan ng karampatan ng lunas po. Sigurado ako hindi kawad ng kuryente yan. Baka ano yan, telephone wires. Otherwise, kung kawad ng kuryente, baka live wire yan. Hindi kasi, yung mga poste kasi natin, ang dami nakakabit eh. Cable. Cable. Akala, hindi tingin na kababayan natin pag nandoon. Puro kuryente na. Pero nevertheless, inuho natin para sa inyo, papuntahan ko po agad. The other day, di ba may nag-report sa atin, dyan sa may 14th Street, merong kawad ng telepono. Mga telepono, eh, kaso ang policy nila 24 hours, no? They don't have yung mabilisan pagkilos nun sa ganun. Walang instant, ano? Oo, oh, wala. Maghintay meron pa silang 24 hours na nalalaman. Hindi, baka pagsabay-sabay siguro. Mayor, ito, alam mo, palagay ko isang bagay na parang simple lang sa unang tingin, pero... Kadalasan nakakasama ng loob sa mga kababayan natin, Mayor. Sabi niya ganyan, no? Mayor, kaya niyo po ba i-request na wala ng ID-ID entering Subic Bay? Kawawa kami naglalakad. Parang kailangan pa namin ng visa para makapasok sa Freeport na atin namang lahat. Hindi katulad po sa Clark. Well, sa Clark, ganun din eh. Ganun din sa Clark. Actually, lagi ako siya nagpupunta sa Clark. Ganun din sa Clark. Ang alam ko lang dito, ang nililimitahan lang yata nila ay yung mga bago pagdating ng alas 12, tinatanong lang nila kung saan papunta yung tao. Eh, inuhold nila, Mayor. Inuhold nila. Inuhold pati mga estudyante, inuhold nila. Okay. Tapos yung mga alas 12 ng gabi, pero tapos papapasok sila ng... Ten ng umaga. Ten ng umaga. Pagbukas na pagbukas po yung mall. Pagbukas ng mall. Parang mas mahalaga pa po yung mall, eh. Hindi, masakit nito, pare, kapag ka ikaw ay nakasakay sa sasakyan, walang punang-puna. Pero pag ikaw ay naglalakad, hanapin ka kung ano-ano. Tinatanong na natin kababayan na kung pwede mo siguro through the intervention ng mayor ay mas makaunlad-unlad natin. Nagkaroon ng open gates policy. Sige po. Mayor po, pakibigyan po ng pansin ng mga kolorom na tricycle dito sa Abra. Ang layo nun ah, sa Abra. May ano yun. Sa Abra, palamak. Harap-harapan po ang pakipagsabayan
sa mga brown tribe. May ano po kami dyan, meron kaming operation dyan. Actually, pinapaano nga namin, pinapusok namin sa Baloy. Dahil yung iba kasi natin sa loob ng Baloy Beach yun. Ano sa Baloy Beach yung iba. Sige po. Pero ngayon po kasi tuloy-tuloy po yung operation natin dito muna sa Gordon Heights. Halos minimum muna tinahumuli 4-5 araw-araw na kolorum. Kasi po, hindi, sa mga kolorum ho, talagang yung siya na kayo, talagang tuloy-tuloy naman namin dahil kung kayo, anak nyo, nakasakay sa kolorum at may nangyari, ulang ba wala ko tayo kapote-protection eh. Kawawa ko, hindi ako naano doon, naano ako sa mga pasahero. Ito naman, sabi po naman niya, good morning po Mayor, ako po si Victor Domingo, dating gwardiya po ng Chowking Triangle. Sana po matulungan niyo ako, na-stroke po kasi ako, thank you po. Okay po, punta lang po sa office. Punta lang daw po kayo sa office. Pero wag ano, wala kasi ako bukas sa Monday na po. Monday. Sino kanina po Mayor siya tutuloy? Doon sa office mismo, doon, meron kasi, yung ano kasi doon, pag pumunta ka sa office, meron doon may in charge sa CSWD, meron sa city, may sa engineer. So, i-coordinate? Pwede na, i-coordinate naman yun. Pero kung gusto niyo ako makausap, antayin niyo lang ako kasi talagang grabe yung time. Antay lang po kayo. Tsaka doon naman kasi first come, first serve. Pasensya na kayo doon sa mga iba. Kahit kasi ikaw ang pinakamayaman pag nahuli ka. Mukha sa likod. Kahit naman ang itsura mo pag nauna ka, eh ikaw mahuna ka. Ako nga ako, pinakagawa po na dito na lang ako kami nagtitipan. Sorry po. Sabi mo na nito, hindi ko ba meron mo tayong ano pangalan mo yung security? Victor Domingo. Victor Domingo. Di ba binibigyan lang po yung mga lakal ng may ng oras? Pwede ho ba silang magkalkal ng alas 2 na madaling araw, Mayor? Yun nga eh. Actually, hindi lang 24 hours ko nung pinagbabawal eh. Bawal yun eh. 24 hours na po. Kaya nga dinidiscourage ko lang din sila na ganoon. Kaya nga sabi ko yung basurahan na lang ipasok na lang sa loob. Kasi idea naman doon, hindi naman kasi rekta dapat na yung basura inalagyan sa bin. Dapat inilagay sa plastic bag at saka inilagay sa loob. Para mas mabilis. Para wala rin nakakal. Saka mas hygienic yun. Di ba yung plastic mo lahat kasi ilagay mo sa loob. Tama, tama. Ginagawa kasi natin rekta na yun eh. Kaya pagsali nung, kasi sa mga nag-aalmusal, pagsali nung sa compactor natin, may mga katas-katas na, may mga tulo-tulo. Dapat ipa-plastic na yun at saka ilalagay sa loob. Papasalamat po ito si Dignan Mayor. Nakapasok po sa FPU na varsity player yung apo ko. Sabi niya, si Mariel Abayon, footballera po siya sa Olongapo team. Tatlo lang po silang napili out of 19 applicants. Ay, ang galing yun, ang galing yun. Galing yun si... Footballera. Footballera. Digna, may apo ka na pala. Dami yun, maganda yun yung project na yun. Si, actually, si ano yun? Si Kuya si, yun, John. Si John Bayaro. Si John na nag-umpisa nun eh. Ang galing yun. Ito po, meron po ba kayong binibigay ng scholarship para po sa mga bata na yan? Actually, ang ano po, ang mga scholar po ay sa mga elementary hanggang high school dapat naman ano yan eh, actually libre yan eh. May mga binabayaran ng mga miscellaneous at saka yung mga libro. Siyempre, hindi naman nila lang galawang ganung budget yung ating life. Especially ngayon, yung kuryente natin, binabayaran ng mga schools. Hindi ka pareho dati. Pero sa college po ngayon po, ako po yung naghahanap ng mga ano, ako po yung naghahanap ng mga marunong tumugtog ng instrumento dahil inaano ho natin, pinapalakas po natin yung ating Olongapo Marching Band. Sa ano? Sa marching band. Opo. Yung yun, bandang bandang musiko. Yung dati natin mga banda na wala instrumento. Nawawala yung instrumento. Okay. Panahon mo pare, musiko tawag dyan. Yung no? Marching band. Nakabili na ho ba, Mayor, ng mga instrumento? May mga torotot na ho ba ang ating banda? Actually, papasalamat po ako sa Metro Olongapo Chamber of Commerce kay Mr. Ruben B. Guzman, kay Bong Pineda, at kay Mr. Monching Enzami de Rosario. Tsaka yung mga businessmen ho na nagpatak-patak. Alam niyo, wala pang 30 minutes, nakakolekta kami ng mga more or less mga 500,000 para pambili na mo. Basta sinabi mo naman at sinabi mo sa kanila yung totoo at nag-appeal ka. In less than half an hour, may mga nagbigay po. And doon ko doon sa basura kanina, nire-request ko lang naman sana yung mga may maiaari ng bahay. Alam niyo, sabi nila, Mayor, bakit manu, barado yung tapat namin, bakit ganito? Ang nire-request ko lang mo sana, kahit yung bawat isa lang sa atin, yung tapat lang natin, yun lang ang pangungailan natin. Yung harap lang. Hindi mo paparap yung sa kapitbahay mo, huwag kaya lagpas doon. Yung sa'yo lang, palinis mo lang. Willing naman ho kami para magkatulungan ho ang barangay, ang city, tsaka yung mga mamamayan.
Maski yung tapat mo lang alinisin, makakakuti namin lahat yun. Mm-hmm. Maski yun lang o. Ngayon, sabi po, good morning po. Sana po maalis na po ang 20% na tax sa aming mga contractual na hindi sumasakod ng 8,000. Obviously, nagtatrabaho si Tiyon na. Wala eh, kasi sabi... Ano yan? Internal Revenue Regulations yan eh. Actually, inaano ko na yan dati eh. Wala eh, automatic. Ang lahat po ng sumasahod sa Pilipinas eh talaga pong kinakailangan magbayad ng taxes at yan po, kung kayo sumusweldo, regularly tinatanggal po yan, taxes. Kaya masasabi natin pare, lahat tayo nagtatrabaho na sumasahod regularly, tayo ang pinaka-honest kasi deducted na yung taxes natin eh. Ito pong mga contractual, whether we like it or not, under the Internal Revenue Code ay kinakailangan po tanggalan ng taxes at mapaparusahan po ang city ikaw government. Ikaw ba, Sir Armin, dinideklara mo yung kinikita mo bilang model? Hindi ko sinideklara. Hindi na, pare, magmula 5 years ago, ano na? Ano dideklara, ikaw na. I-employer mo. At tinatanggal mo na. Wala nang ano ngayon, wala nang filing of income tax. Automatic na ang employer ang nagpa-file ng income tax. Segway tayo, pare, ko sa mga kolor. Mayor, paano po yung mga tricycle dito sa Seluan? Puro kolorong. Umaga at gabi akong sumasakay. Ano po ang tulong magagawa natin dito, sabi ni Tess Sadera po. Salam po yan. Masama po yan sa iyo. Lala ko yan. Sudyante ko yan. Sudyante ko yan. Kilala ni Mayor yan. Sudyante ko yan 35 years ago, di ba? Ay, Tess, oh. Tess Sadera. Seluan, alam ko yan. Sa may Gordon Knight yan. Sa Aper, oh. Aper de Guzman yan. Alam ko. Cell 1, cell 2, di ba? Isama na po yan sa inoopre. Oo, ibang klase naman itong report nitong si 618. Good morning po, Mayor. Maganda po. Sana pinapahuli mga kolorom trike. Kasi minsan naglalakad ako sa 14th Street. Alas 4 po naman daling araw. Saan ka galing? Papuntang kapitan. Papuntang ko niya sa Asamba, no? Hinablot po ang wallet at CP ko nung nasa loob ng tricycle ang humablot. Wala siguro number, tama pa yan. Ayun na, kaya nga ang mga kolorum, hindi natin pinapayagan dahil walang body number. Pag walang body number, mahihirapan ng law enforcement agencies para i-pursue yung mga criminal well, elements. Actually, hindihan nyo na yung dahilan kung bakit mahigpit ako sa kolorum. At talagang may mga lumalapit sa akin, mga kaibigan ko pa na may mga kolorum. Eh, pinapalabas ba natin, masabay muna sila 1-5. 1-5 gagad yung penalty. Talagang ano natin, basta pag ano ka 1-5, tapos 75 pesos a day. Mayor, pwede po ba magtayo ng garahe sa ibabaw ng creek? Sisikip kasi yung aming daanan, sari ni Daday. Actually, hindi po. Sa creek ko, sa ano yan? Depende yun kasi, yung iba kasi, kung ano yun, kung dinadaanan ng tubig. Kasi kaya yung iba, ginagawa nilang daanan nila eh. Kaya alam na ako, dalagay ng drainage sa harapan mo. Hindi naman pwede hindi ka napapasok sa loob ng bahay. So ginagawa nila yung drainage sa tapa nila para makapasok yung kotse mo sa loob. Pero kung yung creek mismo, gagawin mong garahe. At tambakan mo yung garahe, makakabara ko yun, hindi pwede. Mapunta na ako tayo. Ate daday ko, masa na nga pala. Ang time no, si. Mapunta ko tayo dito sa Kalikasian. Mukhang malaki po itong... marami po tayong activities na nakapalagay dito para medyo may konti po mga tayong light moments. Mayroon, ano po ba mga nakahanda para sa ating mga mamamayan? Actually, ano po ito yung mini Mardi Gras na walang entrance fee. Mayroon po tayong mga banda. Mayroon tayong mga BMX, skateboard, mga basketball games sa kalye. Tapos maglalabas po sila ng kanilang mga paninda, may mga tutugtog, tapos yung mga skateboard, tapos yung mga ano, pati yung mga ano, yung mga sila, tawag ko sila, yung finalist natin ng That's My Tomboy. Lahat yun sir. Mm-hmm. Lahat na ano sila. Actually, alam nyo, mas marami lumalabas eh. Yung idea lang na naglalabas ka, ginagawa na actually, nanggaling mo itong idea nito. Nung nag-iikot ako sa Barreto, they do it once a year. Yung sa may... Beach? Hindi, yung Barreto 2. Yung sa Barreto. Support lang mismo doon sa may ginawa nilang talipapa. Once a year, naglalabas sila doon. Gusto lang nilabas. Wala lang, labas na sila ng mga lamesa. Sa Plaza 2. Sa Plaza 2, doon sila nag-iinuman. Plaza 2. Nagkakantahan, doon sila. Mas may banda pa sila. They also do it in Graham. Mula sa may kanto ng 18 hanggang doon, kinalikoy.
Mm-hmm. Sa may temple, Chinese temple, hanggang doon sa may pagbaba ng tulay ng Haris. Mm-hmm. Ginagawa ko nila yun taon-taon at ginagawa nila ito sa may, ano, sa may kabalan. Mm-hmm. Ngayon, ito naman sa magsaysay na anything goes, may, pero marami ho tayong, marami tayong police, marami activities. Tayong, mm-hmm. Yung mga activities ho, na pagkakataon lang nila na makalabas. So, at ano po yung ano, yung activity ng aso ko to? Aso ko to. Mm-hmm. Ano po gagawin ng mga aso? Meron, marami sa atin. Meron, huwag niyo ubusin yung pandesal, wala pa akong nakakain. Meron pa sa labas. Meron pa sa labas. Masarap po yung dairy cream eh. Dairy cream sa akin. Dairy cream. Nakakagat na ako. Pandesal pa raw. Oo. Magpapasok pa kami. Tumilunosin mo. Ito ang mabuti. Kasi kaya ka mabuti na. Ay, meron. Naiyala, kaya kinakain ko ng diretso, naiyala lang ako kasi may camera eh. Dapat sinasaw-saw ko to eh. Dapat sinasaw-saw ko to, nakakaya. Yung aso ko to, marami ko kasi tatay ng dog lovers. At ito yung pagkakataon nila na ipakita nila yung galing at yung picture. Dog show. Opo, may makinibay. Pangit kasi pag dog show. Tama na yung aso ko to. Actually, parang yung sana isa nabalmag. Mm-hmm. Ano daw ang tawag mo doon sa nanguhuli na unggoy? Ano? Monkey business. Monkey business. Monkey business. Yeah, ano, pagkakataon doon na maipakita mo yung kagandahan ng aso, mm-hmm. yung talent ng aso mo. Uh-huh. Marami. Sa totoo lang mo sa atin, alam nyo, it's about time na baguhin natin yung ano. Ako na lumisan, bihira ako magalit. Misan eh, may pinuntahan akong pagtitipon. Mm-hmm. Tropa-tropang ganun. Siyempre, nakakatuwa. Merong aso na lumalapit, yung parang nakikiamoy-amoy sa pulutan. Mm. May sinipa nung kasi kainuman, yung sinipa yung aso. Mm. Alam nyo, na-offend ako. Inaway ko. Mm. Totoo yan. Inaway ko. Ayoko na. Ayoko sinisipa yung mga aso eh. Si Saregay, pag nagiinuman kami, yung aso niya, pinapakain niya ng ano eh. Happy peanut. Sisig. Binibigyan ng peanut. Binabagyan ng mani. Hindi yung sisig, kinain. Oh, pero nililibang tayo, may naka-isang pandesal lang. Balik ko tayo dito sa mga tanong. Risa, okay lang kay Mayor yan. Pero kasi ganito text niya yan. Jeepneys with Carl Blanc na mga gulong. Delikado po. Ah, okay lang kay Beo yung kala mo. Oh. Ay, yung kalbong gulong. Delikado po. Accidents don't wait for wait for April to happen. Sabi ni Risa. Siguro sa inspection. Nakapagitan na yung Beo. Nakapagitan ni Beo. Di bali. May tip tayo dyan eh. Ano po ganito, yung biyaheng kabalan tsaka bareto, medyo mahigpit kami. Mm. Pero dito sa city na naman kasi kung sakasakali mapaplata naman, ang takbo naman nila, pinakamabilis na dito, 30. Uh-huh. Sabi po naman ito, Mayor, may bago na po akong franchise ng Tricycle. Kailan po kaya magkakaroon ng bagong yellow plates? Ano po yung yellow plates? As LTFRB po yun. PU. Yung actually po, ang yellow plate kasi pag private green plate. Green plates. Pag commercial. Pagka meron ka ng franchise. Nasa ano po yun? Nasa LTFRB po. PU. Public utility. Opo, dito na po kasi ang bahay ko. Lahat po halos dito, color room. Minsan ayaw akong ihatid dito sa Acacia for the red jeep naman misakay. May nanguhuli daw. Paano po yun? Si Tessa Dera pa rin ito. Ang nanguhuli daw? Sa estudyante ni Mr. Arvin, 35 years ago. At inuhuli yung red jeep? Oo nga. Hindi una. Baka out of bounds. Mayor. Tess, bakit inuhuli yung red jeep? Saan banda? Saan pumapasada? Hindi alam niyo kung bakit ano. Nagkakaroon ng color room sa may... Actually, ang may ano dun, ang... Ay! Ang dami pa pala. Ang dami pa nila sa Regay, oh. Baka na siya sa Regay. Ang dami doon. Tatlo pa. Wait lang. Ay, wait ka rin. Hindi ako kaya kape. Marami kayo edit, no? Hindi, walang edit yan. Wala ba? Ano? Raw footage ba yung papalabas? Ay, wala ba? Radio. Pati nahulog yung mic. Yung nalaglag yung mic. Oo, live yun. May bilin ako sa'yo kanina, ha? Hanggang dito lang sa tip-dip. Nagod ka sa'yo pag lumating. Okay. Mayroon dito po, sa harapan ko nilalakad daw po kasi yung permit para may pag-awang garahe. Paano po gagawin namin? Sabi ni Daday. Hindi, hindi naman papayagan ng ano yan. Hindi naman yung papayagan. Titik na naman yun, eh. Diba? Kung pwede, papayagan yan. Pero pagka hindi, definitely hindi. Actually, pati nga dito sa ano, eh. Dito sa, yung atama, sa may back din meron. West. Hindi, may dininay din po kami.
Ito pong tanong ni 527, matagal na po ito, na ipaliwanag na po ito, hindi po totoo ito. Yung meron daw ba kayong binabook na driver, ito po yung doon. Matagal na po yan. Oo, hindi po ganun ang pangyayari dyan. Actually, nakausap ko na uli yung nanay. Ay, ganun ba? Nagpapasalamat sa akin. Sabi niya, diyo na, ay, marami po kami narinig. Pasensya na po kayo at salamat hindi yung tinuluyin ng aming anak. Mm-hmm. Eh, for some reason, obvious, hindi talaga namin mm-hmm. Medyo, meron may konting imbalance yung driver na yon. Kaya, buti si Mayor ay naintindihan yung kanyang kalagayan at hindi tinuluyan, ano? But hindi po violent si Mayor. Noong una ko narinig yan, di ba, ang reaction ko agad, it is not within the character of the Mayor to do that. Sabi ko, actually, ang pagbalita ko pa nga, nasuntok si Dr. Dodi Bustamante, ang nasuntok eh, si Dudes ang nasuntok. Nakailag naman. Ang lita ni Dr. Bustamante. Nakailag ba? Hindi, mabuti. Laki kasi, kumalik lang, palito lang konti kasi ang amin nyo. Mayor, good morning po. Ask ko lang po, hanggang anong oras po allowed magpatutog na malalakas sa mga bar dyan sa Maybril Street? Kasi po hanggang 2 a.m. lakas-lakas pa din ang hingin nila, sila ni po ito. Bril, sa may West Bank, sa may Victory Liner. Mm-hmm. Sa Bayabasan. Opo, diyan na natin. Kasi, i-check ko ngayon, bata pa tayo, nandun na yung mga yun. Nandun na yung mga yun eh. Mm-hmm. Pacheck ko po. Okay, paki-feedback lang kaya lang. Mayor, subukan nyo lang po mag-disguise. Pasok ko yun sa main gate nang walang ID na alas 8. Hindi kayo papapasukin. Oo nga. Alas 8 ng gabi. Umaga. Inaano nila, pinaprevent nila yung mga hindi po, yung mga workers yata din eh. Mm. Diyan, sige, tinako nga ko ano yung ano. Hindi, the logic behind this. Nangyari ito mga 4 years ago yata, kung di ako nagkakamali. The logic is, para hindi daw masabayan yung mga empleyado, priority, kaya yung may mga ID hinahanap. Hindi you know, kasi yung mga, pasok, yung mga empleyado, may mga ID ng company. Mm. Pag walang ID ng SBMA mismo, yun lang hindi pinapapasok. Ang estudyante natin, may ID. Alam ko yung estudyante, alam ko pinapapasok yung wala talagang ID totally, pero may company. Hindi rin. Or students for that matter, kailangan bukod sa school ID, kailangan may SBMA ID pa. Nung ano siya namin, ano yung ba ginagawa nun? No, walang ganun eh. Basta open gate kasi nun eh. Pwede papasukin lahat. Noon na open gates pa. Sir, pakibanggit po ang mga maiti. Ayaw, bakit maitim? Di ba pwedeng ano? Kanina, kalbo. Kaya naman, maitim. May mga maitim na usok na sasakyan. Nakakapasa po ba yan sa emission testing? Kawawa naman po mga nausukan kahit mabango ka, pumasok, mabaho ka. Hindi, kasama naman nun sa ano eh. Bago ka mag-rehistro. Kailangan magkaroon ng emission testing eh. Mahal-mahal nga ng emission testing fee. Kaya, dapat walang mga bihikulong umuusok at I suppose kapag kayan ay public utility jeepneys, Mayor, kasama yan sa inspection ng city planning. Dalawang inspection yung naabot mo. Oo. Bago sila magparehistro, may emission testing. May emission testing. Tapos may inspection pa ang city planning. Ang city planning. Bago po aprubahan. Oo. Nung naging kasi medyo nagkakaproblema nung araw. Ano nila pag may clearance na, hindi ako pumayag. Pag may clearance ka na kasi sa LTO, doon sa emission, ino-okay na nila eh. Minsan, alam mo, nakakalusot, no? So ako mismo, meron kaming gauge. Pagka ganon, pinababalik namin, pinapa-calibrate namin uli yung mga makina. Ang susunod pong katanungan, Mayor, ay ang sagot po ninyo ay maaaring makalikha na malaking impact sa lungsod ng Olongapo po. Ano po ang pinapalaman ni Mayor sa pandesal? Ayan ang tanong mo. Derek lang po. Paulit ako, Derek. Ang amin pong kinakain ay pandesal na medyo malutong-lutong na may dairy cream. Oo. At nabilang ko nakain ni Mayor, nakakalima na yata si Mayor. Pero kumain ako sa bahay ko. Ano naman, ubus naman. Si Sir Engin, pari ang angal eh. Hindi ako makaabot. Hindi ka makaabot. Kumain ka na. Ah, sabagay. Tama po yung nagte-text na yan kasi ako din po nakatira dito sa may Karon. Inuumaga po ang ingay nila. Karon. Saan ang Karon? Eh, ito bro. West. West. Doon, mga malapit na yan doon. Ang Karon, dito sa banda pa rito eh. Oo.
Malapit na kay ano yan? Hindi, Ambril. Kay Mang Piping. Oo nga. Ito malapit sa may Victory. Hindi, pero alam nyo, tama yun. Oo. Tama yun. Paki ano natin yan. Siguro, Mayor, ang pinaka... Tama po yun, tama yun, tama yun. Lani, tama yun. Ang pinaka, ano siguro, magandang compromise yan, Mayor, kapag dating ng mga bandang... Launas, 12. Alas... Hinaanan nila. Oo. Pwede nila mag-full blast ang alas 12. Pagdating alas 12, medyo i-tone down na nila. Total, I suppose by 12 midnight, wala naman masyado ng customer. Tama yan, tama yan. Lani pa kaya, no? I-ano namin yung promise. Okay. Good morning po, Mayor. Ask ko lang po, may bayad po ba talaga yung injection para sa kagat ng aso? Oo. Apo. Meron talaga. Mahal yun eh. Opo. Pero kung may available kami, binibigay namin. Hindi naman kasi lagi may available eh. Oo. Pero pag kami available, wala. Basta, ano po? Basta meron pong available. Sa, ano, sa commercial pharmacy, ang isang dose ng anti-rabies ay 1,500. Hindi ako nagkakamali. And you need at least 5 shots. Kaya nagayaw ko magbigay ng excuse. Oo. Problema ko rin ito, hindi lang sa, ano, kundi sa hospital at sa city. Oo. And, swerte na lang ando si Dr. Manuel, si Dr. Bustamante, at si Dr. Mendoza. Pero ang pinakamatipid na paraan, if I may suggest, mas mura po or mas maganda na po na pa-injection ang yung aso. Ang anti-rabies. Oo, kasi cheaper yun. O panay-panay naman ang ano natin, yung operation yun, may campaign na tayo. Lagi kami nananawagan. Libre yata yun, Mayor, ano? Opo. Oh, yun sa pagpapa-injection ng aso. Kasama ko yung sa project natin. Oo. Ngayon, tag-tuyo. Tag-tuyo. Alam ninyo, eto yun, o. Alam po nyo na problema kami ngayon. Hindi ko kami makakuha ng mga gamot pa. Dahil binabayaran namin yung utang mo nakaraan. Hindi kami makakuha ng supply na bago dahil we have to pay. Yung ano, eh, limited na limited ho yung pera. Pero hindi ka makakuha dahil may utang yung dati. Inaano natin, actually, nagbe-best effort tayo rito eh. Oh. And, yun yata, papel nyo, Mayor, tigabayad ng utang ng nakaraan eh, no, ha? Hindi, Mayor? Pero maganda ho. By the way, iano ko lang to, baka makalimutan ko, no? Sige. Gusto ko pasalam, kasi gagaya nito, may mga nag-donate sa atin ng mga equipments eh. Okay. Isang unit ng anesthesia stand mobile, module technique anesthesia stand mobile din, mobile work table, isang piraso, apat na unit na LifeTech Alpha Breath Therapy Devices. Merong lung function machine with mobile PC and printer. Mobile endoscopy system. Mobile electrocardiogram system. ECG po. Blood sugar measuring instruments. Mga dialysis machine, tatlong unit. May mga dalawang unit ng dental chair. Ang nabigay po nito, Lotus Foundation. Ito yung sa Germany. Binigay ho sa atin nung last, nung nakaraang linggo lang po. Gusto ko pasalamatan sila na sa kanilang ano, ang of course to their representative si Tony Mulcaw. Yan ho. Kilala ko tong Lotus Foundation. Nagpapasalamat ho kami ng malaki. Ito po hindi ho sa wala ho to sa foundation. Pag-aari po to ng Olongapo City Government. Tao po ang may-ari nito. Olongapo City po, hindi ho kung sinong... Liwanagin lang natin, Mayor, ano? Yung mga donation na ganyan ay nasa pangalan na ng city, dinonate sa city. And so therefore, it will stay with the city at will become assets of the city, Mayor. Opo. Yung pong instrumento ng mga musiko natin. Well, yan po, nasa pangalan din po ng city. Nasa pangalan, siguro. Lahat po nang dinonate sa atin yung pangalan city. And gusto ko lang i-take note to, ha, kasi yung ate Miss Olongapo, si Miss Faith Garcia, ito yung Miss Olongapo. And at the same time, siya din yung nanalo ng Miss Silka Philippines. Nung Monday po, kasi kasama sa panalo niya, may 200,000 siya na award scholarship for college. Scholarship. Ang ginawa po niya, namili sila among the indigenous, nakipag-coordinate sila sa CSWD o kay June Pascua. Yung limang, ano sila, in-invite niya sa lima. Sa limang bata na worth it po 40,000 yung kanyang panalo. So, kinumbert niya yun doon. At i-denonate yun nung nakaraang Lunes sa mga deserving ng mga bata. Apat po yung, lima yung nakuha, dinibay niya tipo 40,000 yung 200,000. So sa Miss Olongapo, malaking tulong yun. Sa iyo ating Miss Olongapo eh. Maraming salamat, Miss Faith Garcia. Faith, Faith. We have faith in you. Sabi nito, bagay siguro, joke lang naman. Buti pa yung aso libre sa bakun. Wala namang hanap buhay yung aso. Wala namang charge mo yung aso. Di ba bale, lahat ng tao nangangangat papasak sa kabila din.
Ito po na ipaliwanag ng ito, yung pagbabayad po ng garbage. Ito naman, alas 4, medya una. Extend na ng konti dati yung alas 4, eh, no? Pero may pagbabago ba rin sa... yung pagpayment ng garbage. Kasi pagka pumunta kasi doon, i-assess pa yung pagdating mo doon sa kabila, sarado na yung bayarin. Kaya inaagahan namin sana kung maaari. Pwede naman magbayad ng alauna, alas 2, alas 3. Magbayad tayo maaga? Oo. Time management lang yan. Hindi naman po pwede mag-adjust yung mga ano, kasi hanggang 5 lang naman talaga ang ating gobyerno. Oo. At kung inaabot kayo ng 4:30, yan ang nag-problema ng mga Pilipino, 11th hour, you know. So, agahan na natin, gawin natin 3:55. Oo. Ito kasi yung programa natin, Sir Egay, gawin pala, kasi binapanood to sa ano. Gusto ko magpasalamat doon sa mag-asawang Roy Estar, Roy and Naomi Staris. Ito mga Pilipino po to na American citizen na pero nasa Virginia Beach. At saka kay State Representative. Ang State Representative po is kapareho po ng senador natin dito. Roy Ron Villanueva. Actually, Pilipino po to na American citizen na pero siya po yung State Representative ng Virginia Beach. Siya po yung tumulong sa atin saka si ang mayor po ng Virginia Beach. Si Mayor Wesson ng Virginia Beach. Sila po yung mga tumulong sa atin para makuha yung mga yung rescue boats at saka yung patrol boat. And I believe they will be also be in charge of shipping papunta po rito. And iko-course nila sa US Navy. So para makaano tayo para madali. And gusto nila madalian dito ng May bago mag June. Okay. Galing po naman sa mga taga-forestry, Mayor. Forestry area po, sobrang baba ng boltahe ng ilaw. At madilim po ang maraming streets dito kasi walang street lights. Kaya dumadami raw ang mga incidents ng hold up at mga adi. Ayon po sa isang concerned citizen ng forestry, Old Cabalan. Okay, mababa ako kasi swerte nga sila, meron pa silang ilaw eh. Streetlights eh, yung iba talagang wala na streetlights, ang nakita, wala na talaga. Dalawang ano ho yan eh, unang-una, request ko na lang ho, kaya gaya na lagi kong pinaninawagan kay Sir Egay, yung mga may tapat ho ng bahay kahit na maglagay na lang sila ng ilaw. Alam niyo, ulitin ko, 41 pesos a month, ang dagdag na billing sa inyo kung naglagay kayo ng LED light sa harapan ng bahay ninyo. Pangalawang bagay, low voltage pa rin. Alam ba niyo, doon ko nga, yun yung tanong ko lagi eh. Nung inaibenta natin yung PUD, bakit gumastos pa tayo ng another 800 million pesos para pagpapagawa at pag-upgrade? Saan napunta yung 800 million na naman natin? Lugi pa tayo doon, ano, Mayor? 650 million. Anong nangyari kasi doon, ibinenta natin yung isang gamit natin. Kunyari, benta ka ng kotse, ibinenta mo sa halagang 300,000. Pagawa ka ng... Tapos, nung naibenta mo na, inasusan mo ng 400,000. Bago man. Bago ka pala. Parang ibigay mo na lang tapos sabihin ka ng 100,000. Yun ang nangyari sa atin. Kaya ano nga ako, dapat wala lang tayong mga low voltage na lugar eh. Dahil katakot-takot na transformer ang nabili natin. As in katakot-takot. Pwede nyo takpan yung isang barangay. At medyo ano nga yun. Kaya dapat ay kasama ko yun sa ano natin. Sa hindi naman reklamo ni Mayor. Reklamo ng bayan. Sa pip na ilalagay dadali natin sa darating na panahon. Okay, we'll wind up na tayo. Alam naman natin, napaka-busy natin. Mayor, may isang mabigat na katanungan lang. Ano raw po ang tatanap ng paborito niyong kape? Sabi ko eh. Actually, kahit ano ba sa 3-in-1 eh. Magdo-donate ba ng kape yan? Every Friday morning po. Morning daw sabi ni Jun Grande. Ay, Kuya Jun! Si Jun. Alam mo, ka-Facebook ko pa lang si Mari kong Emmy kahapon. Kuya Jun, yan ang pinakamagaling na manager nung araw sa ano, yung usapan natin nung nakaraan. At saka gusto ko lang i-congratulate tayo mga base workers. Si Kuya Ernie, si Kuya Ray, Tita Sen! Tita Sen natin, si Dali, si Dali Bibs, Dali Bibar, si Tita Sen, ako, very successful, kaya lang it was emotional on my part also. Kasi, halo-halo ako dun eh. Yun, kasama ako sa SBMA dati. Pagkatapos, kasama rin ako sa mga dating base workers. Tapos, sa city rin ako ngayon. So, pinag-halo-halo lahat dun.
Three hats. Ang ganda nung ano, ang ganda nung... Marami kasi mga baseball. Balita namin ngayon na iyak ka raw sa speech mo. Dahil ba dun sa reunion ng base workers o dahil sa dami ng babayaran ng sugar? Hindi o, masyadong ano sa akin yun. Nung lalo na yung tinataas yung plan natin. Masyadong sentimental pag nakikita kong ganun. And dahil nakita ko na binababa yung plug ng ano, America. Yung America, nung itinataas yung Philippine flag. Tapos yung kahuli-huli ang oras na nakita ko yung Bollywood. Bollywood. Palayo. Papalayo. Goodbye America. Na may naka-formation yung mga Navy, no? Yung mga ayun na, tapos paalis na. Tapos para mga, paano na kami? Habol po ngayon, kulang daw ang supply ng trash bins sa Acacia Street Coordinates. Request na lang kayo sa Esmo. Request daw po sa Esmo. Sa Esmo po. At may, naku po, ang dami nating trash bin. 125 million yung binili ng nakarang administration. Word ng trash bin. Daming trash bin nun na. 125 million? Naku po. Pero, meron pa. Sino nagbayad? Sino nagbayad ng 125 million? Eh di tayo. Eh di tayo. Parang hindi ko alam, ha? Binabayaran natin ngayon yun. Binabayaran natin and mabayaran natin ang medyo mahaba-habang panahon. Okay, Mayor. Ninaan po natin ating mga mamamayan. Sa ating mga summer activities. Kasiyahan, lalo na po. Opo, una-una ho, bago kayo imitan, una, pasalamat ako sa mga tao na tumutulong sa city. Ako naman ako, konti. Maliliit na bagay lang po. Unang-una ho, yung basurahan natin, pasok na lang natin sa loob. Lalabas na natin kapag mag-ano na. Tapos kanya-kanyang tapat na lang po ng linis na tapat ng bahay natin. Yung drainage natin, request ko na lang kahit yung harapan lang natin, hihingi lang po ako ng tulong. Eh, kung kaya naman, humihingi po ako ng ano. Pagkatapos, at ganyan po, pasensya nyo na ho. Si Mayor, makikita nyo lagi sa dito, sa channel. Ito sa East Bahakbahak and East Tapinak channel. Wala ho ito sa Marikit hanggang palabas ko yun ng ano, hanggang sa May Marina o yung tinatawag natin yacht club ngayon. At panay ho yung hukay natin. Kumahanapin nyo ako. Kahapon, doon ako malapit kila Sir Egay. Kaya nga ganun yung kanta, Rolling on the River. Tingnan, hapa yun. Kaya pala Rolling on the River. Oo, yung pala yun. At ito kasi yung gagawin natin. Do. Alam nyo, o alam kakaramihan po rito is ano is just a matter of natawag nilang feeling good. Kasi sabi nila ang babaw naman ni ano ang babaw naman ni Mayor feeling good. Kasi ano nag-usap kami ni Ambassador isa ko siya iniling ko maniwala ka siya din napakababaw. Yun lang yung paging ng lamok. Mm-hmm. Eh nag-uusap yung Mayor sa kay Ambassador pinag-uusapan namin lamok. Iniling ko kasi doon sa Ambassador ng ano yung ambassador mo ng Amerika. Kasi ginagawa nila dati ng paro ng US Navy dito. Yung every 6 months, umiikot sila sa Orlando po. May paging, ano, Mayor, nung mga tumatakbo tayo, sinusundan yung, ano, yung paging machine. Nakikisingot ako. Mabango yun eh. Tapos, maya-maya, ito na sila, nag-spray na sila ng ilo ng mga drainage. Alam nyo, maliit na bagay, pero ang laki yung impact sa tao nun. Lamok lang yun, pero pasensya, nakikita ko yun eh. Yun ang isa sa pag-usapan namin. Pero makakatulong din ho tayo kung nilinisin natin yung tapat natin, yung kapaligiran natin. Kasi kaya naman ang nabubuhay yung mga yan. Pero impact niya, nung araw, bata ko, natulong ako. Eh wala kaming dengue tsaka malaria sa Olongga po. Di namin alam yung word na yun. Oo. Wala naman dengue dito wala. Nung araw. Hindi pa. Dahil ho doon. Pero makakatulong ngayon ko tayo. Malaria pala ang mga piniprevent ng mga Amerikano nung araw eh, no? Kaya nagpapaging sila. May iba ibang strain na yan. Chikungunya. Chikungunya. Dengue. So, yun nga lang sana. Tapos yung ginagawa naman natin, magagawa natin para malinis mabuti yung ilog natin. Nagpapasalamat din po ako at yung ating business permit ay tumaas po ang koleksyon. After 9 years, first ever na pinakamataas ngayon. Dahil binaligtad natin yung istorya. Dati kasi pag magpapile ka ng business mo, mag-apply ka, it will take 3 to 4 months bago ka mabigyan ng business permit. Na kinakailangan i-comply mo lahat yung mga requirements. Ang ginagawa ko natin ngayon, bayad ka muna. Tapos saka muna i-comply, pero bibigyan ka na namin ng provisional permit. Para makapag-operate ka na. Kasi kung inutang ko yung pera, naghahawak-hawak ko na yung pera, umiikot na yung interest, hindi ka pa nag-ooperate. Samantalang kung nag-ooperate ka na, tapos to follow na lahat yung requirements. Pag hindi mo naman, meron po 60 days to comply. Kaya lang, pag hindi mo na comply, hindi naman namin i-revoke. Kailangan magbayad ka ng extension fee.
Tapos yung isang paano naman, oh, gusto ko lang ipatiin din yung ating bagong fire chief, si Fire Chief Gwen Consejo. Ano ho to, babae? Babae. Hmm. Babae po siyang fire chief. Eh, nag-usap na rin kami. Kasi ang naging problema dati ng karamihan negosyante, nahihirapan sila mag-comply sa fire extinguisher yung mga fire equipment. Yung, ah, narinig ko yun. Mahal eh. Oo, mahal. Tsaka, pati yung recharging, ano ha? Hindi ka pwedeng kumuha sa iba, kailangan sa kanila kukuha. Sabi ko na lang, ganito, total. Alam ko naman, may mga pangangailangan kayo. Mag-accredit, lahat ng mga titindahan fire extinguisher, i-accredit nyo na lang. Para hayaan nyo mamili yung tao. So yung happy ng bombero natin ay hindi pala bombero. Bombera. 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 And bombera. Iimbitahan ko po kayo sa Kalye Kasiyahan. Mm. And yun po ay mag-i-start bukas. Biyernes, Sabado yan. Mm. At marami po tayong ano, marami tayong... Ongoing ito, Mayor, ano? For every weekend of the entire Tagtuyot, ano? Opo, buong April po. Tagtuyot. And of course, opo, magkakaroon tayo dito ng BMX Riders, mga pati yung ano, exhibition ng Olongga po, Tagtuyot Artists Association. Yung Aikido Philippines Exhibition. Mm. Meron tayong mga natatanging kababaihan. Mm-hmm. Mga barabarangay po yan. Tapos merong aso ko to, mga skateboarders. Yung pati yung mga ano, pati magmayroon din ng performance yung combo. Ito ko yung nung araw, tawag natin dito banda. Ito ko yung samugay. Samugay. And of course, opo ang in-charge naman dyan si Papsi. Ano yung samugay? Ano yung word samanto na ano, samanto na ating banda. Ang presidente dyan si Papsi, si Boy Pascubillo. Ayun, okay. Sa sila tatayin. Opo. So sila lahat yun. Sila yung mga dating mga rumblers and howlers, mga spiders. Mga sinaunang combo nung araw, ayan. Ayan yung mga combo. Kung bumangon, tanghali na. Pero huwag nga raw kalimutan yung Dall Street kasi dating tambay daw si Sir Armin doon. Alam ko yun. Hindi, ang nakatira doon, si ano, si... Si... Ted Mac. Ted Mac. Si Mang Johnny Arce. Johnny Arce. Si... si ano, si... Manay Remy nakatira na ngayon yan. Doon din siya. Dati si ano yan eh. Remy Vidal. Oo. Si ano, si Bert Samson. Si Bert Samson. Actually, kilala ko lang siya nakatira. Mula dulo-dulo. Maliit na ano lang yun eh. Maliit na karsada lang yun eh. Pero yung dadaan ka sa ilalim ng St. Joseph. Oo. May underpass tayo building. Eh. Kaya sa isang building underpass. Building ng St. Joseph. Gusto ko rin pambatiin na lahat ng graduate. Maliit ng pasensya na kayo si Mayor kasi hindi mahiling mag-speech sa mga graduation. Mamaten po ako doon sa ano, graduation ng... Jackson, Olongapo City National High School. By the way, taga Olongapo City National High School din yung Miss Philippines Tourism. Si Nicole Dichoso. Taga Mabayuan. Taga Olongapo na naman. Ito kasi yung pinakamagagaling at puro taga Olongapo yan eh. Maganda ano, Mayor? Ang pinakamagandang lalaki na broadcaster na medyo maitim ng kote, taga Olongapo. Sino? Bakit meron pang medyo maitim? Medyo lang eh, taga Olongapo. Kamatawa sila sa labas, no? Ang pinakamagandang pangkalatog pinggan natin, taga Olongapo. Oo, napakaganda. Sexy pa. Nasa mintuloy ako. Sexy pa. Puro taga-Olongga po. Yung That's My Tomboy, taga-Olongga po rin. Tapos sa Sabado yata yung finals ng mga taga St. Joseph, ano? Taga-Olongga po na naman yun. And then yan, nakakatuwa lang dahil dala-dala nila yung Victory Liner na i-donate, yung bus natin na i-donate ng Victory Liner. Pero pag-aari po na city yun. Ang nakalagay doon, opo, nakalagay doon, Olongga po, home of the world's most beautiful women. Ay, ganun ba? Eh, lahat naman ang pinakamaganda nandito eh. Si Megan Yang. Naitama na natin, Mayor, ha, yung victory na donate sa city, ha? City, pag-aari po ng siyudad. Kasi yung isang victory, nawawala. And by the way, ano nga pala, belated happy birthday to sa nagwapo kong anak. Si RR. At saka, nakikinig ngayon, yung aking may bahay sa Ate Sintia. Direk, magandang umaga po. Tsaka kay ano, kay Nong, for sure. First one word kay Ate Cynthia, unassuming, di ba? Oo. Pagka tinatawag mo, Madam Director, ayaw na. Ayaw eh. Lalo ayaw niya ng First Lady. Ayaw niya. Sabi ko sa kanya, Madam First Lady, ano ako, teacher? Hindi mo ako teacher. Hindi siya for, stickler for titles, ano? Hindi siya, ayaw niya. Di, tsaka lamang first lady sa presidente lang yun eh. Oo nga. Hindi totoong first lady ng probinsya, first lady. Wala yun eh. Walang ganun. Wife of the governor. Tama yun, tama. Pero walang ano. Tsaka gusto ko lang ano ha, pasalamatan. Baka kasi maraming din yung pagka-graduate, ano yun. Pasalamatan naman natin yung mga teachers. Oo.
mga magulang, sa mga graduate. Alam nyo, ang pinaka talagang, pinaka, kung kukuha ko ng intelligence group, ang kukunin ko mga teachers. Kasi may mata sa likod dyan eh. May mata sa likod yung mga teacher. Totoo yun. Pero nakikita nila yung nangyayari sa likod kasi nagsusulat sila sa blackboard. Totoo yun. Nakikita nila yung mga nangyayari sa likod. It takes constant practice, Mayor, to be able to do that. Oh. At saka kung kukuha ko ng, ano, ng Philippine team na dart team, kukuha ko mga teachers. Biro mo, pito kami, tinatamaan ako dati nung teacher ko. Nang sa ito? No? Sakto sa dami na, oh. Tama ako. Pinakamaingay doon. Naranasan mo na rin pala yan, Mayor, ha? Mabato ng chok. Kaya nga ang galing ko umiyak. Hindi yung... Buti, Mayor, pagkataas ng chok, hindi mo dinat na yung susunod. Eraser na yun. Kaya kami mga magkakarasya nang dodonate kami ang gomong eraser. Para pag tumama. Hindi. Si, ano, si Mayor nung araw ay average student lang. Pero madalas ako kung ano, madalas ako maglinis ng office ng principal. Hindi, tsaka kahit sa klase kasi pag tingin kong mali, sumasagot ako eh. Tataas ako ng kamay, parang mali, pag may mali. Kaya, alam mo siyempre, dapat pag teacher, tama eh. Madalas ako maglinis ng office ng principal. Anyway, happy birthday to RR. Ano nga pa na ibig sabihin ng RR, Robert, Mayor? Robert Reginald. Well, sabi ko, tama ako eh. Tama ako yung isang araw ng Robert. Eh. Robert Reginald. Robert Reginald Paulino na nagdiwang po ng kanyang kaarawan kahapon. Nandun kami ni Sir Egay. Hindi niya alam. Na hindi niya alam, na surprise siya. At muli, bigyan natin ng pagkakataon si Mayor na magbigay ng huling pananalita. Anyway, maraming salamat po at sa lahat ng tumutulong. Tulong-tulong mo tayo para sa city. Alam po nyo, kahit na wala ko sa akin yung kalaban, kakampi, Mayor ho ako nang bumoto sa akin at saka nang hindi bumoto sa akin. Pareho lang mo yun, kasama tayo. Idauso natin yung confirm natin. Kasi wala akong ano tayo ito, tulong-tulong lang mo tayo para sa isang mapayapa, masagana, at maunlad na Ulongga po. At lagi lang mo tayong ano, pag may problema na mo, parilan tayo. At kung may problema na mo kayo, diretso niya na kay Mayor. Si Mayor naman, no, madali ko kaya lang, mahirap kung matagal lang mo mag-antay sa dami ho ng nakapila. Talaga ng dami lang nakapila. Kaya ko rin yung mismo, nung Monday ho, nag-breakfast ako sa Maniwala at siya kaya hindi alas 8 ng gabi. Breakfast ko ho yun. Dahil tuloy-tuloy-tuloy-tuloy yung tao eh. Yung problema ko ngayon sa sarili ko. Misa nun, problema, hindi ko nararamdaman na gugutom ako. Kaya palagay ko, pinapagalit ako yung sarili ko dahil magkakasakit, magkaka-ulcer ako eh. Kaya nga, eh kaya lang talaga yung siguro 5 minutes sa akin, 10 minutes, pero importante sa tao. Eh, tulong-tulong lang mo tayo at gusto lang naman natin mapaayos itong mga ulong at paibalik siya sa dating kinang, maging malinis, at gusto ko lang mo eh, proud tayo, mga Tagalog. Okay. Okay. Muli po ang inyong lingkod, Tito Armin Santos. Bumabati sa inyong lahat ang laging magandang umaga. At siyempre po naman, Egay Inisa, tayo sa inyong LMU. God bless us all. Laging maganda ang umaga at sa ating Mayor's Report.